Taong 2022, wala nang lockdown sa Cebu, kaya pwede na kaming bumalik sa aming office para doon na magtrabaho. Ako nga pala si Maki, at dito ako nagtatrabaho sa Cebu bilang customer service sa isang malaking BPO company dito sa Cebu. Nahire ako sa isang BPO company noong kasagsagan ng lockdown, kaya work from home ako nagsimula sa trabaho. Pero nung na-lift na yung lockdown, sobrang saya ko kasi makakahalubilo na ako ng mga bagong kaibigan. Nasa 15th floor kami at ito ang pinakahuling floor sa building namin. Nung unang pasok ko, pagdating ko pa lang sa lobby, may kakaiba na. Medyo dim kasi yung ilaw, tapos sobrang tahimik pa. Konti lang kasi kaming nag-onsite duty. Pagpunta ko sa locker, sobrang dilim, Sir Van, kasi nasira daw yung ilaw doon at nag-aantay pa ng technician para maayos yon. Pero wala akong choice kundi ang pumunta ron kasi wala naman akong mapag-iiwanan sa mga gamit ko. Pagpasok ko sa production floor, dalawa pa lang kami doon at sobrang kinabahan ako kasi amoy na amoy ko ang scent ng hospital. Parang nasa emergency room ako noon. Dahil sa amoy ng alcohol, dahil sa disinfection na ginawa nila. Pero hindi ako nagpadaig sa takot dahil kailangan ko ng pera. Nag-set up agad ako ng tools at umidlip saglit bago magsimula ang shift. Maaga kasi ako masyadong dumating sa office, siguro dala ng excitement. Pagising ko, medyo marami-rami na ang mga tao. Pero hindi ganun ka-crowded. Gaya ng nakikita ko sa mga videos ng production floor sa isang BPO company. Pero natuwa pa rin ako kasi nakilala ko yung mga ka-team ko. Sir Van, katabi ko si Ate Claire. Maglilimang taon na siya sa kumpanya at nagkwentuhan muna kami kasi sobrang avail ng time na yon. Naikwento ko sa kanya na sobrang aga kong dumating sa office at yung hospital vibe ng production floor namin. Nagulat na lang ako nung tinanong niya na may mga napansin ba raw akong kakaiba. Sir Van, base sa tanong niya, napaisip na ako na baka may kababalaghan talaga sa production floor namin. Tinanong ko si Ate Claire kung may dapat ba akong ikatakot. Pero ang sabi niya na wala naman daw. May bigla lang daw akong maririnig na telepono'ng tumutunog na lang. Tapos minsan, may nagsasalita rin daw na parang nakikipag-usap sa tunay na customer. Pero kung titignan mo raw yung pinanggalingan ng boses, vacant yung station na yon. Tumawa na lang ako kasi akala ko nagbibiro lang si Ate Claire at sinasabayan ko na lang siya. Pero sa kaloob-looban ko, medyo nag-iisip na rin ako na baka totoo talaga yung sinasabi niya at parang nakakatakot naman. P-break namin yon. Kaya tumayo ako at pumunta sa CR. Pagdating ko doon, nakalak yung isang cubicle. Kaya doon ako sa kabila pumasok kasi parang sumasakit yung tiyan ko. Sir Van, paupo na ako sa inodoro at narinig ko ang hagulhol ng isang babae. Kaya nagtaka ako kung bakit nasa kabila kasi sa pagkakaalam ko, sa men's restroom ako pumasok. Nagdadalawang isip ako kasi baka nagkamali ako ng pinasukan. Kaya tumayo ulit ako at lumabas para tingnan kung nasa panlalaki ba talaga ako. Nakita ko na panglalaki talaga yung nakalagay. Sakto ring papasok si Kuya Guard. Kaya sinabi ko sa kanya na may babaeng umiiyak sa cubicle ng restroom ng mga lalaki. Tapos sumabay na ako sa pagpasok ni Kuya Guard. Pagdating namin sa loob, nakabukas na lahat ng cubicle at walang katao-tao. Tinanong ako ni Kuya Guard kung nasaan daw yung umiiyak na babae na sinasabi ko. Hindi ako nakaimik agad kasi hindi ako halos makapaniwala na biglang nawala yung babaeng umiiyak samantalang hindi naman ako umalis sa pintuan kanina at imposibleng may dadaan sa likod. Para wala ng problema, sinabi ko na lang kay Kuya Guard na baka umalis na at hindi ko lang napansin na lumabas. Tapos tumawa na lang si Kuya Guard. Baka raw kailangan ko lang ng haplos ng babae.
Sir Van, lumabas ako sa CR ng tulala. Kasi hindi ako makapaniwala na nangyari sa akin yung ganon. Pagdating ko sa station ko, tinanong ako ni Ate Claire kung may nakita ba raw akong kakaiba sa CR. Kasi parang nakakita daw ng multo yung mukha ko. At sinabi ko sa kanya yung nangyari. At sabi pa ni Ate Claire, sanayin ko na lang daw yung sarili ko. Kasi hindi lang daw yun ang makikita o maririnig ko. May worse pa daw nun. Sir Van, bigla akong kinilabutan sa sinabi ni Ate Claire. Kaya binaling ko na lang yung attention ko sa mga calls ko para maibsan yung takot ko. Natapos yung shift ko at wala na akong naramdaman na kakaiba. Habang ako ay pauwi, iniisip ko na lang na baka dala lang yun ng anxiety, kaya nagkaroon ako ng guni-guni dun sa office namin. Kinabukasan nun, ganun pa rin. Mabigat pa rin yung vibe ng lobby at locker namin. Pero normal lang naman hanggang sa lunch break. Bumaba ako nung lunch break namin kasi nag-crave ako ng McDo. At pagsakay ko ng elevator, halos maihi ako sa takot. Pagtingin ko kasi sa itaas ng elevator, nakita ko ang mga bakas ng paa ng isang bata na parang naglalakad. Medyo maalikabok kasi yung elevator at yung mga maliliit na paa ay nag-iwan ng marka habang ito'y naglalakad. Sinundan ko ito ng tingin at nawala ito sa may itaas na bahagi ng pinto na para bang lumabas ito dun sa itaas. Imbis na sa ground floor ako bumaba, nag-stop agad ako sa 14th floor at bumalik ako sa 15th gamit ang hagdanan. At sinabi ko kay Ate Claire yung nakita ko. Nanlaki ang mga mata ni ate kasi first time niya raw marinig ang ganong pangyayari. Kaya sinamahan niya ako para tignan yung elevator na yon. Nag-antay kami ng ilang minuto kasi nakababa na ito. At nang dumating ito sa floor namin, mas lalo akong natakot kasi mas dumami yung mga bakas ng paa. Nung nakita ito ni Ate Claire, sumigaw siya at bigla niya akong hinila palabas. Narinig kami ng guard sa lobby kaya tinanong niya kung anong nangyari. At dinala namin siya sa elevator para makita din ito ng guard. At nang nakita ni Kuya Guard, napa-sign of the cross si Kuya at lumabas din kami kaagad. Kinausap niya kami na huwag muna daw naming ipagkalat. Baka magkagulo pa ang buong floor. At dahil sa takot ko na baka mawalan ako ng trabaho, tumahimik lang kami ni Ate Claire. Natapos ang araw na yon na puno ng kilabot. Kaya kinabukasan nun, hindi ako pumasok. At ganun din pala si Ate Claire kasi na-trauma din daw siya sa nakita namin. Tinawagan ako ng supervisor ko. Ang sabi niya may ibibigay daw siya sa amin pagbalik namin sa floor. At okay lang daw kahit 1 week kaming hindi papasok. Basta hindi lang daw namin ikalat yung nangyari. Nung ikatlong araw ng hindi ko pagpasok, parang na-board na ako, Sir Van. Kaya nagdesisyon akong papasok na lang ako. Lalaki ako kaya dapat hindi ako padadaig sa takot na nararamdaman ko. Pagdating ko doon, sobrang saya ng supervisor namin. Kasi may gwapo na ulit daw sa team namin. At hinimas-himas pa nga niya yung balikat ko. At sinabi niya sa akin na mag-usap daw kami sa huddle room. Kinabahan ako, Sir Van. Kasi bakla kasi yung supervisor namin. Tapos malaki pa yung katawan. Natakot ako na baka anong gawin niya sa akin. Pero dahil nga supervisor siya, kaya sumunod ako sa kanya. Pag-upo namin, may inabot siyang white envelope. At sabi niya, galing daw yun sa management ng buong building. Para daw hindi namin ipagkalat kung ano man yung nakita o narinig namin sa floor. Sir Van, ayoko sana. Pero napaisip ako na pera na din yun at kailangan ko yun para sa pag-aaral ko. Kaya tinanggap ko ito at nangako na wala akong pagsasabihan. Tatayo na sana ako. Pero may pahabol pa siyang sabi. Kung kailangan ko pa raw ng pera, sabihan ko lang daw siya o di kaya puntahan ko siya sa kondo niya para doon kami mag-uusap. Tumawa lang ako ng hindi lutong tawa para respeto kunyari sa kanya bilang supervisor.
Pero ang totoo, mas lalo akong natakot dahil sa mga galaw ng supervisor. Sir Van, hindi naman ako homophobic at wala rin akong pili sa gender. Pero hindi ko lang talaga type yung supervisor namin kasi mas malaki pa ata yung katawan niya sa bouncer ng mga club. Tapos ang angas pa ng mukha, samantalang ako 19 years old na payatot. Bumalik ako sa production at nakita ko si Ate Claire. Tinanong niya kung may binigay din daw ba sa akin kasi natanggap na niya yung sa kanya. Tapos tiningnan ko ito at nagulat ako kasi 20K ang laman ng white envelope na yon. Nainggit pa nga si Ate Claire kasi 15K lang daw yung sa kanya. Pero sa akin 20K. Ang unfair daw. Tapos sabi pa niya, baka raw galing yung 5K sa supervisor namin kasi halatang may gusto daw ito sa akin. Tapos kinausap ko nga yung supervisor namin tungkol dito. Sabi niya, dahil daw yun sa narinig ko na pag-iyak ng isang babae sa men's restroom at yun ang pinaniniwalaan ko. Nung araw na yon, wala akong naramdaman na kahit ano. Kaya inisip ko na lang na baka pinablisingan nila ang buong building. At tinanong ko rin si Ate Claire tungkol dito. Nagtaka nga rin daw siya kasi parang ang gaan din daw ng pakiramdam niya nung pagpasok niya. Pag-uwi ko nung araw na yon, may tumawag sa akin na unknown number. Sinagot ko ito kasi akala ko sa trabaho namin. Pero wala akong narinig na boses. Tanging iyak ng isang babae yung narinig ko. At naalala ko yung iyak na narinig ko sa cubicle. Nanlamig ako nun kasi ako lang mag-isa sa boarding house ko. Nasa probinsya kasi ang pamilya ko kaya nangungupahan lang ako malapit sa office namin. Pinatay ko ang tawag, Sir Van, at nagdasal ako sa pag-aakalang nasundan ako ng multo. Natulog agad ako matapos kong magdasal kasi natakot na ako nun. Kinabukasan, kinuwento ko ito kay Ate Claire. At sabi ni Ate Claire na wala naman daw siyang naramdaman na kakaiba simula kahapon. Sabi pa nga niya na baka trip din ako ng multo kasi gwapo raw ako at tumawa na lang ako na may halong takot at kaba. Sir Van, sobrang liit ng mga agents na pumasok nung time na yon kasi day off ng ibang team. Mas lalong naging creepy yung vibe ng production floor. At pagdating ng lunch break, nakaramdam ako ng pagod. Kaya pinili ko na lang na mag-power nap. Busog pa rin kasi ako nung time na yon. Nagising na lang ako sa lakas ng ingay. Pagdilat ko, sobrang dilim ng production floor. Pero sobrang daming tao na nag-uusap. At yung iba palakad-lakad pa nga. Nung time na yon, hindi ko naisip na iba na yon. Kasi ang nasa isip ko, baka may bagong team na pumasok. Tiningnan ko yung time at may 30 minutes pa akong natitira. Kaya natulog ulit ako. Nagising ako sa palo ni Ate Claire. Kasi 1 minute na lang daw tapos na yung lunch break namin. At nung paglingon ko sa paligid, sobrang tahimik ulit nito. At ang liit ulit ng mga tao. Nagtaka ako, kaya tinanong ko si Ate Claire kung saan pumunta yung mga tao. Natawa si Ate Claire kasi nananaginip ba daw ako. Kaya sinabi ko sa kanya at umupo si Ate Claire ng mas malapit sa akin. Binulong niya sa akin na nangyari na raw ito sa kanya isang beses. Pero hindi niya lang ito inisip kasi akala niya lang nananaginip lang siya. Natapos na yung shift namin. Kaya dumiretso ako sa locker para kunin yung bag ko. Pero nung binuksan ko ito, laking gulat ko kasi may tissue sa loob nito. Inisip ko ng mabuti kung kailan ko ito nilagyan ng tissue. Pero wala talaga akong maisip. Kaya kinuha ko ito at itinapon sa basurahan. Tapos lumabas na ako ng building. Pagdating ko dun sa boarding house, kinuha ko yung wallet ko sa loob ng bag. At mas lalo akong nagulat kasi may tissue ulit doon at may sulat na nakalagay. Ang sabi sa sulat, akin ka lang. Kinuha ko agad ang cellphone ko para tawagan si Ate Claire. Nang biglang may tumawag ulit na unknown number. Pero iba to sa dating tumawag sa akin. Kaya sinagot ko ito. At katulad ng dati, tanging hagulhol lang ng isang babae ang narinig ko. Pinatay ko ito agad at natulog.
Nagising ako mga bandang alas tres ng hapon dahil sa katok sa pintuan ko. Bumangon ako at tiningnan ko kung sino. At nung pagbukas ko ng pinto, walang tao, Sir Van. Pero may fries at tissue na iniwan sa labas. Hindi ko ito pinansin kasi natakot na talaga ako ng sobra at nilak yung pinto tapos natulog ulit. Pagising ko, nakapagdesisyon ako na hindi na ako papasok at maghahanap na lang ako ng ibang kumpanya kasi palagay ko hindi ko na talaga kaya. Bandang alas 8 ng gabi, habang nanonood ako ng anime, may narinig na naman akong katok. At dahil hindi pa masyadong malalim yung gabi, hindi ako masyadong natakot at nilabas ko ito. At gaya pa rin ng dati, walang tao. Tanging tissue at tubig ang iniwan sa labas ng pinto. Kinuha ko ito at hinagis sa basurahan. Tapos dumiretso na lang ako ng 7-Eleven para bumili ng pagkain. Pagbalik ko sa boarding house ko, nakita ko na may tao na kumakatok sa isang kwarto. At napansin ko na kwarto ko pala yung kinakatok niya. Lalapit na sana ako pero naisip ko na baka siya yung laging kumakatok. Kaya nagtago ako sa may kanto at pinagmasdan ko siya. Hindi ko masyadong makita yung mukha ng kumakatok kasi dim light yung sa hallway namin. Pagkatapos ng ikatlong katok niya, may iniwan ito sa pintuan ko at umalis na. Doon ko napagtanto na tao lang pala ang laging kumakatok sa kwarto ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung tatanungin ko ba siya o pababayaan na lang. Nakatayo lang ako sa kanto habang pinapanood yung lalaking papalapit sa kinatatayuan ko. At doon ko lang nakilala na siya pala ang supervisor namin. Hindi ako nakaimik sa kaba at takot na aking naramdaman. Ngumiti lang siya at dumiretso sa paglabas. Hindi ko alam kung nahiya siya o natakot din. Ang tanging alam ko, nanginginig ako sa takot ng mga oras na yon. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ako sa kwarto na tulala. At simula nun, hindi na ako nakarinig ng tawag o katok sa aking kwarto. Pero pagkalipas ng dalawang araw, lumipat ako ng boarding house. Kasi hindi ko alam baka bumalik yung supervisor namin at ano pang gawin sa akin. Sir Van, nakahanap na rin ako ng bagong kumpanya. At hanggang ngayon, nandito pa rin ako nagtatrabaho. Sana po mabasa niyo ito, Sir Van. Solid subscriber niyo po ako. At gusto kong ibahagi sa inyo ang sarili kong karanasan. Taong 2022. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Cashier ako sa isang apartel sa Dumaguete. Sobrang luma na ng apartel, pero marami pa rin mga dayuhan o mga lokal na bisita ang nagbubok. Dalawang palapag ang apartel na ito at nasa Tagu itong lugar. Siguro isa sa mga nagustuhan ng mga bisita ay ang tanawin at ang katahimikan sa lugar na ito. Unang gabi ng duty ko, nagustuhan ko ang trabaho kasi sobrang chill lang. Pwede lang pa cellphone. Bago umuwi si Sheila, ang ka-shifting ko, may sinabi siya sa akin na huwag daw ako sasagot agad pag may tumawag na miss o magulat kung may tumitingin sa akin. Sobrang matatakotin ko kaya pinatahimik ko siya kasi nagsimula nang tumayo ang mga balahibo ko. Lumipas ang 3 oras. Wala akong naramdaman na kakaiba. Kaya iniisip ko na biniro lang ako ni Sheila. Pagkatapos kong mag-lunch, may narinig akong tawag na miss. Naalala ko agad yung sinabi ni Sheila, kaya hindi muna ako sumagot at nagsimula na akong natakot nun. Sir Van, tumawag ito ulit ng miss at hindi pa rin ako sumasagot. Nagsimula na akong magdasal nun kasi akala ko yun na talaga yun. Nakapikit ako habang nagdadasal at nung pagmulat ko, napasigaw ako dahil may lalaking tumitingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang siya at nakatitig sa akin. Pumikit ulit ako para magdasal. Mangiyak-ngiyak na ako sa takot nun. Tapos, dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko
para tignan kung nandun pa ba siya. At mas lumakas pa ang sigaw ko na halos maihina ako sa takot dahil nasa harap ko na talaga siya. Mas lalo pa akong naiyak nang hinawakan niya ang braso ko. Ramdam ko ang lamig ng kanyang paghawak. Nagpupumiglas ako kasi gusto kong tumakbo palabas. Pero hinarang niya ako, Sir Van, at hinawakan ang dalawa kong braso sabay pagtawag ng miss ng ilang beses. Natauhan ako sa pagtawag niya, kaya huminto ako sa pagkakaiyak at tiningnan ko siya. Nung natahimik na ang paligid, parang natunaw ako sa hiya kasi tinanong niya ako kung may sayad ba daw ako. Doon ko lang napagtanto na tao pala siya at hindi multo. Umatras ako at humingi ako ng tawa dahil sa inasal ko. At sinabi ko sa kanya kung bakit ako natakot. Tumawa na lang siya dahil nabiktima na naman daw ako ni Sheila at nagpakilala siya sa akin. Siya pala ay nakakatandang kapatid ng may-ari at patay na ang kanyang asawa. Mga ilang taon na rin doon siya nag-stay sa apartel ng kapatid niya. Halos hindi ako makamove on dahil sa ginawa ko kanina. Sa isip ko, babawi ako at tatakutin ko si Sheila dahil sa ginawa niya. Umuwi ako sa bahay na daladala ko pa rin ng hiya dahil sa nangyari kanina. Maaga akong dumating kinabukasan kasi gusto kong takutin si Sheila. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nakatalikod sa may locker. Nag-aayos ng gamit. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa kanya at ginulat. Pero parang wala lang sa kanya. Tiningnan niya lang ako na parang wala lang nangyari. Tapos, ngumiti siya at umalis. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil nalito ako sa kinilos ni Sheila. Inayos ko ang gamit ko at pumunta na ako sa front desk. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ko dun sa desk, biglang dumating si Sheila at may dala itong juice. Tapos tawang-tawa siya. Binanggit niya ang mga sinabi ko kagabi. Tinanong pa niya ako kung may sidebar ako, sabay itawa ng malakas. Nadala na rin ako sa tawa ni Sheila, kaya kinuwento ko ulit sa kanya, sabay sapak sa balikat niya. Nagtawanan lang kami, hanggang sa may pumasok na bisita ang nag-book ng dalawang room. Bago pa siya umalis, tinanong ko siya kung hindi ba talaga siya matatakotin o magugulatin. Tapos sabi niya, magugulatin din siya, kaya nga nangunguna na lang siya. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagulat dun sa locker nung ginulat ko siya. Pero ang sabi niya, hindi daw siya pumunta sa locker kanina kasi dinala niya lahat ng gamit niya sa bahay nila kasi off niya bukas. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Van, kasi alam kong siya talaga yung ginulat ko kanina. Kaya pinagsapilitan ko talaga na siya yon. Pero todo tanggi niya dahil hindi daw talaga siya pumunta sa locker. Hindi na lang ako umimik kasi medyo nakaramdam na ako ng takot dahil sa sinabi ni Sheila. Maya-maya lang, nagpaalam na si Sheila sa akin dahil aalis na raw siya. Tapos sabi niya sa akin na mag-ingat daw ako. Hindi raw ako padadala sa takot. May sasabihin pa sana siya, pero pinigilan ko siya at pinaalis na. Nag-overthink ulit ako dahil sa sinabi ni Sheila na hindi raw siya yon. Pero naisip ko na baka sinabi niya lang yun para matakot ulit ako, gaya ng ginawa niya sa akin kahapon. Kaya medyo nawala ang naramdaman kong takot. Nagsiselfone lang ako habang nag-aantay ng bisita. Maya-maya bumukas ang main door, pero wala akong nakitang pumasok na tao. Napatayo ako at tiningnan ko ang buong sulok, pero wala talagang tao. Kinabahan ako ng sobra, pero nilapitan ko pa rin ang pinto para tignan, baka may sira lang. Pero nung chinek ko na, wala naman. Kaya lumabas ako ng konti para tignan kung sino ang tao na nasa labas. At dun lang nawala ang takot ko nung makita ko si Sheila nakakaalis lang at halatang nagmamadali. Dun ko napagtanto na katarantaduhan lang yun ni Sheila para takutin ulit ako. Bumalik ako sa loob. Umupo ulit sa desk. Ang guard kasi namin nasa gate lang. Medyo malawak ang loob ng gate. Kaya tanging ako lang ang tao sa loob ng main lobby tuwing gabi. Maliban na lang kung on duty yung utility staff. Maya-maya lang, may pumasok na isang banyagang bisita. Nag-book ito kasama ang kanyang pinay na jowa
at inihatid ko sila sa kanilang kwarto. Paglabas ko sa kwarto nila, may nakita akong isang babaeng nakapute na pumasok sa isang kwarto. At sa pagkakaalam ko, bakante ang kwartong yon. Pero hindi ako sigurado, kaya bumaba muna ako para tignan ang system. Pagtingin ko, bakante talaga. Kaya umakyat ulit ako at bubuksan ko ito. Pero nakalakang pinto. Natakot ako kasi alam kong pagagalitan ako ng manager kapag nalaman nilang may nakapasok na hindi nagbayad. Kaya sa halip na matakot, nilakasan ko ang aking loob at kinatok ang pinto. Nakadalawang beses na ako sa pagkatok, pero walang sumasagot. Naisipan kong bumaba para magpatulong sa guard. At nung paalis na sana ako, biglang bumukas ang pinto. Pero sobrang dilim ng kwarto, kaya wala akong makita. Pumasok ako para buksan ang ilaw. At nagulat ako kasi walang katao-tao sa loob. Nagsimula na akong kabahan, kaya naisip kong lumabas na. Pero biglang nagbukas ang shower sa bathroom. Sa takot ko, sumigaw ako at kumaripas sa pagtakbo. Nakasalubong ko ang kapatid ng may-ari, kaya tinanong niya ako kung anong nangyari. At yun nga, sinabi ko sa kanya. Sinamahan niya ako sa kwarto para tingnan. Ayaw ko sana pero pinilit niya ako. Takot din ako na baka sabihan niya ang may-ari na tanggalin ako sa trabaho, kaya sumama na lang ako. Sir, ba nang mas nakakagulat nun? Dahil nakapatay ulit ang ilaw at nakapatay na rin ang shower. Tiningnan lang ako ni Sir Ivan, ang kapatid ng may-ari, at parang natatawa siya na may halong pamimintas. Hindi ko na alam ang gagawin kasi alam kong hindi guni-guni ang nakita ko. Pero ang hirap din ipilit sa kanya dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Humingi na lang ako ng tawad at lumabas na may halong takot, inis at hiya. Habang naghihintay ng bisita, may tumawag sa telepono. Sinagot ko ito at tanging narinig ko ay agos ng shower. Naalala ko ang nangyari kanina, kaya nagsimula na naman akong kabahan. Pero hindi ko binaba ang telepono dahil gusto kong malaman kung anong mangyayari. Biglang nagsalita ang isang babae sa telepono at ang sabi niya, magpapaayos daw siya ng shower nila. Habang nakikinig ako sa kanya, biglang dumaan sa harap ko ang babaeng nakita ko na pumasok sa bakanteng kwarto. Naramdaman ko na lang na naghalo na ang pawis ko at luha dahil sa takot. Hindi na ako nakasigaw pa. Sinundan ko na lang ng tingin ng babae na dahan-dahan umakyat sa hagdanan. At bago ito mawala, lumingon ito sa akin. At ang mas nakakapanindig balahibo ay dahil ang babaeng yun ay kamukha ni Sheila. At kita sa kanyang mukha na sobra itong nasaktan at may dugo pa ito sa noo. Sir, ba pagkawala ng babae, kumaripas ako sa pagtakbo na parabang bata na takot na takot. Hindi ko na kinuha yung bag ko sa locker. Dumiretso na ako sa labas. Tinanong ako ni Kuya Guard kung saan ako pupunta at anong nangyari. Pero hindi ko na siya pinansin at dumiretso na ako sa pag-uwi sa bahay. Natulog agad ako dahil halos mamatay ako sa kaba at takot. Kinabukasan nun, hindi na ako pumasok. Tumawag yung manager ko at sinabi ko sa kanya ang dahilan. Nakiusap siya na huwag ko na lang daw ipagkalat. Tutal, hindi naman daw ako nasaktan. Nangako lang siya na babayaran niya ang buong buwang sahod ko para daw kahit papano makabawi sila sa akin. At simula nun, hindi na ako bumisita sa lugar na yon. Hanggang dito na lang po at salamat. Isa akong baker sa isang sikat na bake shop sa Cebu. Bagong lipat ako sa kumpanya nila dahil mas malaki ang sahuran nila. Maglilimang taon na pala ako bilang baker. Pero sa iba't ibang bake shop. Pero itong bake shop na ito, sila ang pinakamalaking bake shop company sa Cebu. At dahil sa experience ko, nakapasok agad ako. Kahit saan-saan lang ako inassign nung una, kasi kailangan ko raw turuan muna yung ibang mga baguhan sa ibang branches. Sa pangalawang taon ko, nakiusap ako na doon na lang ako i-assign sa branch kung saan malapit ako.
at dahil sa record at performance ko, pumayag ang management. Hindi ko alam ang kwento sa branch na ito. Basta ang akin lang, makagawa ako ng production sapat na. Pero nung tumagal na ako, may mga napapansin akong kakaiba. Isang gabi, habang nagluluto ako sa mga namasa kong tinapay, napansin ko na tumingin yung cashier namin sa akin. Akala ko na trip niya lang ako kasi hindi sa pagmamayabang may itsura din naman ako. Pero hindi ko lang siya pinansin kasi may asawa at anak na ako kaya pinabayaan ko na lang siya. Minsan habang nagmamasa ako, nakatayo lang siya sa may pintuan sa pagitan ng production at snack area at nanonood sa akin habang nagmamasa ako. Dahil nga bago pa lang ako, pinabayaan ko muna. Hindi ko muna sinita o kinausap, baka kasi magkaroon pa ng issue. Dumaan ang dalawang buwan. Medyo na-close ko na sila lahat. Kalug kasi ako pag close ko na yung isang tao. Marami akong kalokohan na ginagawa para hindi boring ang gabi. Night shift kasi ako lagi dahil 24 hours yung bake shop namin. Isang araw noon, pagpasok ko sa production area, wala pang hugas ang mga gamit doon, kaya nawala ako sa mood. Inuna ko yung mga matatamis na tinapay, at nung sinalang ko na ito sa oven, nakaset ang apoy at ang minuto, mga 20 minutes ang time frame bago ito maluto. Habang naghihintay na maluto yung naisalang, minasa ko muna yung ibang klase para hindi masayang yung oras. Pagkalipas ng 6 na minuto, nakaamoy ako ng sunog na tinapay. Kaya tiningnan ko agad ang oven at laking gulat ko na lang na nakamaximize pala yung apoy. Nagalit ako kaya tinanong ko yung supervisor kung sino ang nakialam sa oven at ang sabi niya wala raw. Hindi ako naniniwala dahil sigurado ako sa sarili ko na sakto ang pagkaset ko sa apoy. Mas lalong uminit yung ulo ko dahil doon kasi i-charge yun sa sahod ko. Parang nagdadabog ako dun sa loob ng production. Kasi inisip ko talaga na pinagtripan nila ako. Pinatay ko muna saglit ang oven at pinagpatuloy ko ang pagmamasa. At halos sumabog ako sa galit nang nakaamoy ulit ako ng sunog na tinapay. Tiningnan ko agad ang oven at may nakasalang na 5 plancha na tinapay at naka-full ulit yung apoy. Sa sobrang galit ko noon, pinuntahan ko ang cashier at supervisor at inaway. Nang matapos na akong magbitiw ng masasakit na salita, nakita ko ang pagkalito at pagka-inosente nila sa nangyari. Kaya lumabas muna ako at nagyosi. Sir Van, pagbalik ko, doon ako dumaan sa likod. At may nakita akong isang bata na naglalaro sa loob ng production. Pumasok agad ako para pagalitan ito. Pero bigla na lang itong nawala. Hinanap ko ito sa mga sulok, pero wala talaga. Nadatnan ako ng supervisor ko na naghahanap sa bata. Kaya tinanong niya ako kung ano daw yung hinahanap ko. Naisip ko kung sasabihin ko sa kanya, baka matakot pa sila. Kaya sinabi ko na lang na hinahanap ko yung konsensya ko dahil gusto kong humingi ng pasensya sa ginawa ko sa kanila. Tumawa na lang yung supervisor at nagbiroan ulit kami. Umuwi ako ng puno ng pagtataka dahil sa nangyari. Pero nag-decide ako na hindi ko muna ipagsasabi sa mga kasamahan ko. Baka ito pa ang dahilan kung bakit may mag-resign. Dumaan ang ilang linggo at hindi na ulit nangyari yon. Kaya kinalimutan ko na yon. Habang nagluluto ako ng tinapay, nakaramdam ako ng antok. Kaya nung maluto na ang sinalang ko sa oven, pinabantayan ko sa cashier yung natira dahil lalabas ako para kumain ng balot. Medyo tapat lang ang bake shop namin sa nagtitinda ng balot. Kaya kita ko kung may papasok sa loob ng production o wala. Nakakain ako ng 2 balot at tiningnan ko ang bake shop. Nagulat na lang ako na may batang babae na nakatayo sa pinto ng production. Taas ang buhok nito at nakaharap sa loob ng production. Alam kong hindi siya ang cashier kasi mga nasa 15 pa siguro yung ayos ng bata. Nagbayad agad ako at bumalik sa bake shop. Habang papalapit na ako, pumasok ang batang babae sa loob, kaya binilisan ko ang paglalakad. Pagdating ko ron, nakita ko na natutulog yung cashier namin sa lamesa na nakayuko
Ginising ko siya at sinenyasan na tumahimik. Bumulong ako sa kanya na may batang babae sa loob ng production. Tapos biglang nag-iba ang kulay ng mukha ng cashier. Halata ang sobrang takot nito. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at kinamayan siya. Nakita ko na lumabas ang batang babae sa likod kaya sinundan ko ito. Paglabas ko, nakita ko na pumasok sa CR ng babae ang bata. Pansin ko ang mahigpit na pagkakahawak ng cashier sa damit ko. At sabi ko sa kanya, nakatukoy ng pinto ng CR para malaman namin kung sino yung bata na yon. Pero ayaw niya dahil nanginginig na siya sa takot ng mga panahon na yon. Nakaramdam na rin ako ng takot, Sir Van. Pero inisip ko kung magpapadaig ako sa takot, hindi namin malalaman yung katotohanan. Kaya hinila ko yung cashier papuntang CR at kinatok ko ito ng 3 beses. Pero walang sumagot. Pero may narinig kaming iyak ng batang babae sa loob. Sir Van, hinila ako ng cashier namin dahil sa narinig niya. Pero naging matapang ako na malaman kung sino o ano yung nasa loob. Kaya kinatok ko ulit ito at tinanong ko siya kung anong pangalan niya. Pero hindi siya sumagot at nawala na rin yung iyak. Kinatok ko ulit ito at wala na kaming narinig na ingay. Ang ginawa ko, sinipa ko ang pinto at pilit na binuksan yung pinto. Sumigaw ang cashier dahil sa nakita namin. Puro patak ng dugo ang sahig ng CR pero walang tao. Doon na ako nagsimulang kabahan ng sobra. Bumalik agad kami sa loob pero mas lalo kaming natakot dahil may mga marka ng dugo sa sahig. At nung tinignan ko, malansa pa yung dugo. Doon nagsisimula ang dugo kung saan nakita ko yung bata na nakatayo. Paglingon ko dahil kakausapin ko sana ang cashier namin, nakita ko siyang nagliligpit na ng kanyang gamit. Tapos tumingin siya sa akin. Tinanong niya kung hindi ba raw ako uuwi. Nagdadalawang isip ako kasi hindi pa ako nakakalahati sa production. Pero mas naisip ko yung takot. Kaya sinarado namin ang buong bake shop at umalis na kami. Kinabukasan, pinatawag kami sa management dahil abandonment daw yung ginawa namin. Nagpaliwanag kami pero hindi nila ito tinanggap dahil wala raw kaming ebidensya. Kaya ipinacheck namin sa CCTV. Pero nung time na yon, nasira daw. Kaya wala kaming nagawa. Sinuspindi kami ng 2 linggo. Sir Van, may ipon na ako noon. Kaya nagsimula na lang ako ng sarili kong bakery. At ngayon, patuloy pa rin ako sa pagmamanage ng sarili kong negosyo. Minsan masasabi kong blessing in disguise yung multo sa bake shop na pinagtrabahuan ko. Pero iba din ang trauma na dulot nito sa akin.